Halos tatlong buwan na ang lumilipas, pero ang gulo sa Marawi, wala pa rin katiyakan kung kailan matatapos. Ito na raw marahil ang pinakamatagal na gera sa Pilipinas sa kasaysayan sa loob ng isang lungsod. Masasaksihan natin ng malapitan ng kabayanihan ng ating mga sundalo. Mabawi lang ang mga pinagkutaan ng mga kalaban. Makikita, wala nang katao-tao. A 24 ng Mayo, nang maipadala ako sa Marawi, isang araw matapos sumiklab ang digmaan. Pero pagdating sa duloy, hindi na kami nakadiretso pa. Dahil kung makikita sa kuha ng aking cameraman dito, ilang mga nakaitim na lalaki ang makikitang nakaposte sa waiting shed na nasa aming harapan. Nakikita mo sa ang kanilang mga suot na hahawig sa mga nagpakilalang maute. Mabalik po tayo at hindi natin sure kung clear yung area na yun. Nitong buwan lang, mas tumitindi na ang bakbakan sa magkabilang panig. Dalawa na lang daw kasi mula sa 14 na barangay ang nasa ilalim pa rin ng mga teroristang maute. Sa lugar na ito, walang puwang ang takot. Anumang maling desisyon, maaaring buhay ang maging kapalit. Sinubukan kong muling pasukin ang Marawi. Hindi na mabilang ang mga checkpoint na aming nadaanan. Hindi basta nakakapasok dito kung wala nitong authorization for safe pass na galing sa military. Magandang umaga po, sir. Sa GMA 7 po. Ito po yung pass namin. Ito yung second to the last layer ng checkpoint bago tayo tuluyang makapenetrate sa Islamic City ng Marawi. Mas maraming mga kalsada ngayon ang isinara na. Ang Marawi, mistulang naging ghost town. Guardyado ng mga sundalo at hindi pa rin makakapasok sa mga kalsada patungo sa main battle area. Ang napansin ko ngayon, maraming checkpoint sa mismong city proper na tsaka yung mga daan sinara nila sa mga private vehicles. Siyempre, nagbigay ng prioridad sa military tsaka sa police vehicles. Sa lugar na ito, naghahanda na ang 4 na tangke o armored personnel carrier papasok sa battleground. Nakatakda silang bumalik at umikot sa pinaniniwalaang pinagkukutaan ng mga maute. Ang mga APC, mahalaga sa mga ganitong uri ng gera. Nakatutulong kasi silang madepensahan ng mga tropang sundalo para makapasok sa pinakapusod ng digmaan.
Isa sa nagpapatakbo nito, si First Lieutenant Geraldo Alvarez, isang armored tank commander. Ang kanyang tangking si Corregidor, pangalawa na raw buhat ng pumutok ang gera. Siyempre kami yung ano talaga, kumbaga sa putok ba, na at least volume of fire na makapagsuporta sa mga friendly forces o mga infantry. Yung iba pang kuha na lang din ng ano, mga kasamahan natin na sugatan. Gawa sa purong bakal ang mga tangke ng militar, pero para makaiwas pinsala, nakaisip ng diskarte sina Lieutenant Alvarez. Ang mga kahoy ang nagsisilbi nilang palangga sa lahat ng pambobomba ng kalaban. Pare-parehas lang unang lakas ng power, sir? Opo, pare-pareho lang sila ng ano, 50 caliber lang. Caliber 50 lahat yan. So tinakip-takip na lang natin yung kahoy. Opo. Kasi ang nangyari nung may tumama dito na premature na yung putok ng RPG. Opo. So no, dahil doon na sige lahat na magkabit. So doon sa area, kumbaga dagdag lakas ng loob na rin to ng mga tropa natin kasi kahit tamaan ng RPG. Pag tumama ho, walang lagpak? Hindi po. Tulad nung nangyari doon sa isang armored vehicle namin nung tinamaan, okay. Naputol pa rin ito. Naputol siya. Okay. Pero dito po hindi na po nag-penetrate. Ang mga basag na salamin sa harap ng tangke, hudyat na hindi biro ang kanilang pinapasok. Almost lahat ng mga salamin eh, may tama ko. No? Oo, pangalawang palit na to, ito bagong palit, hindi pa tinamaan. Yun, pero ito yung summer, tinadtad na to. Opo. Bagong palit na. Pati yung mga view block dyan sa taas, opo, yan yung mga tinatamaan nila eh. Ang itaas na bahagi nito, ang nagsisilbi rin nilang kusina. Yan o, itsura ng loob, sir? Opo. Puro bala ho ito? Opo, okay. Bala yan. Pagka inupakan ka, sir, ano ang pakiramdam dito sa loob at ano po ang tunog? Yung kung M16 lang, tsaka ano, parang tik-tik, ganun lang, maliliit. Ramdam mo talaga na tinatamaan ka. Opo. Pero kumbaga sa bato, parang maliit lang na bato yun. Opo. Ganun. Pagka 50, medyo malaki yung tunog niya. Pagka M203, medyo kakabahan ka kasi akala mo RPG. Kakalabog din siya eh. Opo. Nung RPG na talaga, yun, first time ko yun na experience na parang minaso sa loob. Opo. Tapos umuga itong armored vehicle na tapos umungat pa tapos yun, sumabog dito sa loob. Ang loob naman ito, ang nagsisilbi din nilang kabinet at kwarto. Nagkalat din dito ang mga basyo ng bala na ginamit sa mga engkwentro. Kasama ni Lieutenant Alvarez dito ang kanyang gunner na si Corporal Harold Ramos. Nakikita ko sila dyan ang pinapukutukap ko. Para kay Lieutenant Alvarez, higit pa sa isang tangking pandigma si Corregidor. Para kasi sa kanila, isa rin nila itong tahanan na nagkakanlong sa oras ng peligro. Pangalawang bahay mo na rin ito, sir, during combat? Opo, dito po yung buhay namin. Bakit po? Ito po yung ano, kumbaga siya yung tulungan mo siya para tutulungan ka niya, parang ganun. Bantayan mo siya at mamahalin ka rin niya. Isa rin sa madalas pumasok sa battle zone ang miyembro ng elite na Light Reaction Regiment o mas kilala sa tawag na LRR ng Special Operations Command ng Philippine Army na si Codename Striker. Para na rin sa proteksyon sa kanyang pamilya, nakiusap siyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Maraming gera nang napuntahan si Striker, pero kakaiba raw ang misyon niyang ito sa Marawi. Maraming concrete na building, mas marami kasi siya. Kahit makita namin yung pag mag-request kami ng mga airstrike, no, na pag sabog ng bomba, hindi yan na into rubbles kagad yung mga buildings, lalo na mga 4-story, 5-story. Kahit tamaan yan sa taas, sa ilalim, pwede pa rin sila mabuhay. Kaya yun yung nagpapahirap talaga, no? Yung mga structures. Hindi siya yung mga makeshift, ganun. So solid structures. Sa ibang kalaban ng gobyerno, paano nyo i-describe itong Maute terrorist group na ito? Espesyado din talaga kasi kahit anong putok mo, hindi sila basta-basta nararating din. Ilang saglit lang, tumulak na rin ang grupo ni na Striker at Lieutenant Alvarez. Nasa loob po tayo ngayon na tinatawag na support fighting vehicle.
na ginagamit po ng militar dito sa patuloy na pagkikipagpakpakan kalaban ang mga teroristang mountain dito po sa Marani. Madilim at masikip sa loob ng tangke. Ang tunog ng makina nito ang nagpapaalala raw sa kanila na anumang oras, posibleng sumiklab ang sagupaan. Magmula nang pumutok ang giyera sa Marawi, ganito ang bawat araw ng mga tulad ni na Lieutenant Alvarez. Dito, natutunan na nilang lunukin ang kanilang takot sa ngalan ng serbisyo. Noong 23 ng Mayo, nagulantang ang sambayanan ng lusubin ng mga nagpakilalang miyembro ng teroristang grupong Maute sa pangunguna ng magkapatid na sina Abdullah at Omar Maute, ang Islamic City ng Marawi. Ibinandera nila ang kanilang puwersa at unang nakita ang kanilang mga itsura sa social media. Pawang mga nakasuot ng kulay itim na may kargang matataas na kalibre ng baril. Nagpakilala silang mga kaalyado ng International Terrorist Group na Islamic State of Iraq and Syria o ISIS. Mula sa mga lansangan kung saan sila unang naggasik ng lagim, gumalaw ang mga terorista papasok sa sentro ng syudad. Mabilis nilang nakubgob ang mga pangunahing gusali, moske at mga vantage position sa hangarin na kanilang makontrol at kinalaunay maideklara ang Marawi bilang Islamic State. Ang tumatayong binuno ng kanilang grupo, si Abu Sayyaf Commander Isnilon Hapilon, na ang sabi itinalaga na rin bilang emir ng ISIS dito sa Pilipinas. Matapos ang ilang araw, nahuli na ang magulang ng magkapatid na Maute sa mga checkpoint ng Marawi. Pinaghihinala ang silang may kinalaman sa nangyayaring gulo. Dahil lumiliit na raw ang sakop ng mga Maute nitong buwan, mas lalong hinigpitan pa ang exit at entry point sa Marawi. Kada oras, libo-libo pa rin ang naglalabas-masok sa lungsod ng Marawi at kalapitbayan nitong Iligan. Bukod sa mga terorista at supporters ng mga Maute, pinaghahanap pa rin ang mga nakapugang preso mula sa Marawi City Jail. Pag gaget mo dyan, oh, warso na yan. Marami na ang lumikas, pero may pinili pa ring manatili malapit sa battle zone. Sa lugar na ito, nagkalat ang mga puting bandila. Ang barangay na ito, idireklarang ligtas ng mga pulis at militar mula sa mga terorista. Ito, tinamaan siya dito. Nagbandaro sa kabilang bahay. Pero araw-araw, ramdam pa rin nila ang bangis ng giyera. Dito kasi, umuulan pa rin ng bala. Pumasok sa bahay. Muntik na matamaan yung pamangkin mo dyan. Tansya ng mga taga rito, tatlong bala ang bumabagsak sa kanilang lugar araw-araw. Ito, kay 50 kalibre. Ito. 30 kalibre ang isa. Ito ang isa, M60. Ang dami. Kung may matamaan na tao ito, patay talaga. Hindi na mabuhay. Nagpapasalamat kami sa Panginoon na hindi natataman yung mga bata. Ang kanilang lugar, malimit ding daanan ng mga air assets na ginagamit pang airstrike. Sa kabila ng lahat, napagdesisyonan pa rin nilang manatili rito. Kasi mahirap na yung mga bata, dalhin mo pa sa evacuation center, hindi naman kayo kasi dyan, konti lamang espasyo na binibigay sa inyo. Tinungo ko si Fatima sa isang evacuation center dito sa Iligan. Fatima, mapa hanggang ngayon kasi hindi pa rin niya nakikita ang kanyang tatlong anak na babae
at 10 taong kulang na bunsong lalaki. Lumalakad ako, wala akong tsinelas. Okay. Ito mga gamit na ito na pinamigilan sa amin. Wala ring makapagsabi sa kanya kung na-hostage o naipit sa bakbakan ang kanyang mga anak. Nasa Iliga noon si Fatima para mamalengke at iniwan niya ang kanyang 4 na anak sa Marawi. Sa Barangay Basak Malutlot, nakatira sina Fatima, ang lugar kung saan naganap ang unang engkwentro sa pagitan ng pamahalaan at mga kalaban. Dito ko kayo malapit? Oh, diyan. Papasok okay. Kami diyan. Okay. Dito, mga palaya na. Opo. Nandun sa loob. Doon ang bahay mo? Mm-hmm. Okay. Dito. Dito sige, maraming pwede mga... Pwede ninyo yan. Sir, maraming mga mamauti diyan. Yan o. Assalamualaikum. Destabilidad. Dahil hindi makapasok sa Marawi, sa mga evacuation center, nag-iikot si Fatima. Kaya naman ito niya. Ha? Close eh? Di ka para obsolete eh. Sabi niya sa akin, nakita mo ba yung mga anak? Mukha ko, hanggang ngayon wala pa. Bilang solong magulang, kahit papaano, sa ganitong paraan, naiibsan ang kanyang kaba at pag-aalala. Ang dami nila na, nawawala. Wala dyan sa pangalan yan. Kung may bago sa paningin niyo na bata, na pwede pag-report agad sa munisipyo, hanapin niyo na lang ako. So, wala dito, sir. Wala. Magmula nang pumutok ang giyera sa Marawi, ganito ang bawat araw ng mga tulad ni na Lieutenant Alvarez. Dito, kitang-kita ang lupit ng giyera. Ang bawat engkwentro rito, ilang oras ang dinatagal. Ang mga teroristang maute kasi, armado ng maraming baril at biyasa rin sa digmaan. Samantala, ang misyong ito ni Stryker, nakuhanan pa niya ng video. Ang tropa unti-unting nakapasok sa kuta ng mga terorista. Ilang saglit lang, tumambad sa kanila ang mga kalaban. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang damayan para masiguradong ligtas at mapanatiling buhay ang kanilang kasamahang nasa gitna ng killing zone. Mabuti na lamang, walang nasaktan sa kanilang pwersa. Sa mga kalsada sa Iligan, hindi na rin mabilang ang pagdating ng mga sasakyang pandigmang susuporta sa mga sundalong nasa front line. Lahat sila dumidiretso ng Marawi. Sakay rin ng mga ito ang ilang sundalong sasabak na rin sa war zone. Oh,
sige. Ang ibang tangking hindi na pinalad, dinadala rito sa talyer ng Armed Forces of the Philippines. Nasira ang makina ng tangking ito. Pabalik sa base ng mga sundalo sa Marawi. Ligtas naman ang sakay nito at ngayon, kinukumpuni nila para muling magamit. Isa po sa pagpapatunay na effective yung paglalagay ng mga kahoy sa paligid ng mga tinatawag na Armored Infantry Fighting Vehicle ay yung sinapit ho ng sasakyang ito kung saan sa kahoy ho tumama yung RPG na pinakawala ng mga kalaban at hindi ho lumusot doon sa mismong katawan nitong bihikulong ito. Tinatanggal po natin isa-isa yung mga kahoy para ho makita natin kung saan tumama at bumangga yung RPG na pinakawala ng mga kalaban. Kung makikita nyo ho parang dimple o parang kaprasong bangga sa sasakyan, yun ang nangyari, narito po yung tama. Sana makita, magkikita-kita pa rin kami. Samantala, sa kalagitnaan ng paghahanap ni Fatima, bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkahilo. Parang nahihilo ako. Nangihilig niyong tuhod ko. Si Jen, nagsisimula kasi yung high blood ko. Napagdesisyon na naming dalhin siya sa malapit na klinika. Umupo muna ako, halala. Natumba ko. Pero hindi ako kayo high blood or diabetic? High blood ako. Sa ngayon, uuwi muna si Fatima. Kapag nakondisyon na raw ang kanyang katawan, muli raw siyang babalik sa mga kalsadahan para maghanap. Ang mga tulad ni Fatima, titiisin ang anumang iniinda. Matuntun lang ang kanyang mga mahal sa buhay. Marami na narinig ko na balita na kinuha ng ganito-ganin, nirep na ganito-ganin. Sa akin, hindi naman ako hindi pinapakinggan ng balita kasi baka mapunta ako ng ospital, mabaliw na ako. Pero ang pinapakinggan ko doon sa taas, nagsasambayang ako, Allah, sabi ko na bahala. Pinaubaya ko na sa iyo ang sarili ko, pinaubaya ko na sa iyo ang mga anak ko. Ikaw na bahala kung anong gusto mo sa amin. Muli kaming nagkita ni Lieutenant Alvarez matapos niyang mag-ikot sa battle zone. Kwento niya sa amin, magmula nang siya'y madestino sa Marawi, apat na tao na niya ang nalagas. Naipit sila noon sa isang rescue operation at agad na corner ng mga maute. Pero napag-desisyonan na niyang magpabagsak ng bomba mula sa Air Force sa kanilang mismong lokasyon. Ginapang namin yung terrace, madilim na yon. So doon, nagdasal uli kami doon na Lord, tulungan niyo kami. Nagpa siya ang Philippine Air Force na huwag ituloy ang request for air support dahil tiyak na mapupulbos sa mga sundalong nasa loob nito. Mahaba at detalyado ang mga kwento ni Lieutenant Alvarez sa kabayanihan ng kanyang mga kasamahan. Mga alaalang kahit kailan, hindi niya malilimutan. Nag-usap-usap kami, parang isa sa amin, nagpapaalaman na, sir, ganun. Yung time na yon, yun na rin yung time ko na mag-inform sa misis ko. Sabi ko, ma, medyo nasa alanganin ako nun. Sabi ko, pray lang, pray. Yun lang yung nasabi. Yung sabi ko, mag-pray ka dyan, ma, medyo nasa alanganin lang ako na situation. Ang kwento ni Lieutenant Alvarez, isa lamang sa mga naranasan ng mga sundalong nakaampas sa malaimpyernong mundo ng gera at sa mga kasalukuyang ngayong nasa sentro ng bakbakan. Ito na ang Marawi ngayon.
Sa huling tala ng pamahalaan, umabot na sa mahigit 100 sundalo at mahigit 40 sibilyan ang napapatay. Samantalang 500 naman ang napatay na mga miyembro ng teroristang grupo. Sa ngayon, wala pang katiyakan kung makikita pa ang mga anak ni Fatima. May mga reports ba sa inyo, sir, na residents from that area ay meron ba mga nahila, yung mga mauti na yung palayo, sir? Wala tayong natanggap pa na reports na meron silang nakuha dyan na civilian na dinala nila sa loob. Even doon sa mga sa MBA, mga residente doon, talagang nagsilika sila. So yung flow, yung movement ng mga residente natin not getting inside or going inside the MBA is actually moving out of Marawi. So yung controlled area, so far, wala tayong narinig ng mga residente na nahila nila okay. Or pumasok doon. Pwede nating hanapin ito. Ang tangi lang magagawa ni Fatima ay maghintay hanggang tuluyan siyang makapasok sa Marawi. Kung magagalit po kayo sa akin, kayong mga mauti, pati ISIS na yan, hindi po tamang ginawa niyo sa amin. Kami po naapektuhan. Nag-iisa lang po ako bumubuhay sa mga anak ko. Nakikiusap o nagmamakawa ko sa lahat ng multi group, ISIS ka man o multi ka man, please! Malis na po kayo dyan. Gusto namin bumalik ng Marawi. Mahal namin yung Marawi, mga anak namin. Sana hindi nyo ginawa yan sa Marawi. Si Lieutenant Alvarez naman, candidate para gawaran ng Medal of Valor. Isang parangal na binibigay sa mga sundalong nagpakita ng kabayanihan. Naisip ko dahil nabuhay kami doon, siguro po may pagpatuloy ko pa po yung mission at mayroon pa tayong mission. Itong sinumpaan nating tungkulin, pagpatuloy pa po. Mapa hanggang ngayon, puno pa rin ang katanungan kung kailan nga ba matatapos ang sigalot sa Marawi at kung makababangon pa nga ba ang buong bayan. Sa likod ng mga sirasirang gusali at alingaw-ngaw ng bakbakan, makikita ang totoong larawan ng Marawi. Ito ay ang larawan ng pag-asa. Para sa mga pamilyang nawalan ng tahanan. At kabayanihan ng mga tropang nagbuwis ng buhay at ng ilan na patuloy pa ring nakikipaglaban. Magandang gabi mula po rito sa Marawi City. Ako si Emil Sumangin at ito ang Eyewitness.